kang tawag sa mga taong mahirap kasama. Sila yung mga masasabi mong may negatibong pananaw sa buhay, hindi magandang gawain o pag-uugali, reklamador, mapagmataas, mapamintas at hindi patas. Lahat ng tao ay nangangailangan ng supportive friends, pero paano kung ang napili mong kaibigan ay isa palang toxic na tao? Ang mga toxic na tao ay gumagawa ng maraming problema. Masasabing toxic ang isang kaibigan kung ito ay nagdudulot ng stress, sadness, at anxiety sa'yo, lalo pa kung hindi siya nakakatulong sa kahit anong paraan para sa improvement ng pagkatao mo. Pero paano naman kung ikaw na pala mismo ang toxic? Narito ang ilang halimbawa ng pagiging toxic na tao. Halina't ating alamin. Bago tayo magsimula, huwag kalimutan i-like ang aming video. E-subscribe ang aming channel. At i-turn on ang notification bell. So you won't miss anything to our video. Labing isang senyales ng pagiging toxic na tao. Number 1. User-friendly. Ito yung mga taong kilala ka lang pag may kailangan. Ito yung mga taong nakakaalala lang pag may pabor sila. Kilala ka lang pag may nakukuha sa'yo. Pero pag hindi ka nila kailangan, hindi ka rin nila kilala. Kapag ikaw naman yung humihingi ng pabor, hindi sila maasahan. Ito yung mga taong pag sinendin mo ng message ang tagal mag-chat o mag-reply, minsan nga sinzone pa. Number 2. Feeling perfect. Ito yung mga taong feeling magaling, napakahilig magmagaling, feeling laging tama, mga taong perfect, hindi nagkakamali, yung mga tipong alam nila lahat, mga taong pabibo, namumuna pagdating sa kwentuhan, mga taong bida-bida pagdating sa conversation, hindi mawawalan ng opinion, maraming ideas, pag sinabayan mo sa kwentuhan, feeling nasasapawan, pag hindi pinakinggan, sasamapa ang loob. Number 3. Mean disposition. Mission niya ang manlife o tingnan lagi ang masama sa kapwa. Mga taong pagkakamali mo lang ang tanging nakikita, hindi ma-appreciate yung tama mang nagawa. Lagi siyang nakapokus sa pagkakamali mo, hinahanapan ka ng butas para makita ang mga mali sa'yo. Lahat ng mali sa mata niya, sinisiraan niya sa ibang tao o sa social media. Ngipiyan ka niya kapag kaharap mo siya, yun pala sinasaksak ka na pag nakatalikod ka na. Plastic ika nga. Number 4. Chismoso, chismosa. Ito yung mga taong nakakatakot kasama dahil sa chismosa, chismoso nga sila, talent nilang ikwento buhay ng iba. And worst, baka pati ikaw na kaibigan niya ay hindi malabong i-chismos din sa iba, malaki ang tendency na kapag nakatalikod ka. Marami na pala silang nasabi sa'yo, alam mo naman ang chismis may kwentong dagdag at bawas, mahilig silang gumawa ng kwento kahit wala namang sapat na patunay, minsan hindi na nila naiisip na pwede makasira yun, lahat ng tao may kanya-kanyang chismis, may mga kakilala tayong nagpapasinuno ng away, o mga taong laging pinag-uusapan ang mga tungkol sa personal na buhay ng ibang tao, puro kabutihan lang ang sinasabi pagkaharap ka, minsan magpapanggap na may care sa'yo, pero wala talaga, bakit nga ba nila ginagawa yun, ano nga ba yun para sa kanila? Well, yun ay nakakalibang para sa kanila. Number 5. Fault fighter. Mga taong mahilig mangising ng kapwa nila. Nagtuturo ng pagkakamali o kasalanan sa iba, mahilig manlaglag, at imbis na aminin ang kasalanan, isisisi pa sa iba. Overly defensive, puro negativity, drama, at toxicity, kaya madalas mong makikita ang defensiveness niya. Palibhas at takot siyang nai-expose ang katotohanan ng ugali niya, kaya gagawin niya ang lahat para ibaling ang issue at sisi sa iba. Inililinis niya lagi ang issue para pumabor sa kanya. Number 6. War freak. Mga taong palamura, may mga taong expression lang ang pagmumura at may mga tao din namang sinasadyang magmura, mga salitang minamasama, taong may galit na lumalabas sa puso at isipan. Lagi na lang masama ang sinasabi sa ibang tao, mga taong puro reklamo, yung wala kang makitang positibo, puro negatibo, ito yung mga taong dapat nilalayuan, kasi kung ganito yung mga nakakasama mo, may posibilidad na mahawa ka sa pagiging palamura, mahawa sa ugali nila, sa mga sinasabi nila, kumbaga, maaga po yung pag-ugali na meron sila, may posibilidad na mapaaway ka pa, sabi nga nila. Tell me who your friends are, and I tell you who you are. Number 7. Taong hindi masabihan. Yung
yung mga taong laging minamasama ang payo, yung mga taong hindi masabihan, napakatigas ng ulo, taong napaka-defensive, nagagalit pag tinutuwid yung pagkakamali nila, sasabihan ka pa na, sige ikaw na. Ikaw na magaling, ikaw na parating tama, napakahilig magmagaling ngunit hindi marunong makinig. Magagalit kapag tino-correct, at kahit gamitan mo ng facts o knowledge-based discussion, hindi mo ubra. Very exhausting kapag kausap mo, dahil nakakapagod naman talagang makipag-usap sa taong laging feeling tama. Number 8, vicious person. Yung mga taong dadalhin ka sa mga bisyo, duho, mga taong laging nagyayaya ng inom, mag-night out, magsugal. Mga taong never kang niyaya sa magagandang gawi o pamamaraan. Mag-ipon, mangarap, magsumikap para umangat sa buhay. Number 9, temperamental. Ito yung mga taong palaging may problema. Every time na makikita mo siya parang pasan, o daladala niya lahat ng problema sa mundo. Every time na magkukwentong siya sa'yo ay parang pinapasan niya lahat ng problema niya sa'yo. Yung ang ganda ng mood mo, tapos bigla kang kukwentuhan ng kagamahan. Siyempre, dahil sa problema daw siya, gusto mong pagaanin ang loob niya, gusto mong gamayan, at tulungan siya kaso, sa kakakwento niya ng ganun, ikaw na nakikinig, bibigat din yung loob mo na parang alam mo, kung bigat na dinadala niya, yun nga lang pati ikaw, bumibigat na din yung loob o pakiramdam dahil sa kanya, yung mood na dapat masaya ka lang ay napapalungkot ka. Number 10. Mga taong sinungaling, paborito nilang ay manipulate ang istorya para pumabor sa kanya. Sagaling nilang magmanipulate ng istorya kahit siya pinaniniwalaan na niya ang mga sariling kasinungalingan niya. But when you do counter-check him, may inconsistencies kang makikita. May ilusyon kasi siya ng sarili niya. Kaya gagawa siya ng paraan upang lumabas lagi na tama o inaapi siya. At ang mga tao sa paligid niya ang pinapalabas niya na laging mali at masasama. At kapag hindi ka na niya makontrol, kokontrolin niya na lang kung paano ka makikita ng ibang tao. Kaya hilig niyang mag-victim story sa social media. Number 11. Burden o pabigat. Ito yung mga taong ayaw magbanat ng buto at lagi nilang umaasa sa iba. Yung mga taong umaasa na lang sa sustento mo, mga tensyonado pag hindi mo nabigay ang gusto. Sila pa yung madalas na galit at demanding. Yung kahit pambili ng shampoo iaasa pa sa'yo, pag di mo pinagbigyan, sila pa yung pabiktim kesyo para yun lang ang damot na. And worse, ikukwento pa sa iba na ang damot mo para pambili lang ng ganto, ganyan. Ito yung mga taong hindi matututo pag alam nilang may sinasandalan silang tao. Kung sakaling malaman mo na may nakakasamang kang ganitong klaseng tao, pag-isipan mong maigid. May mga tao na deserve ang pagtiyagaan. Yun yung mga taong willing gawin ang part niya upang maging mabuti ang pagkatao niya. Ito rin yung mga taong handang mag-take responsibility sa sariling mga kamalian, desisyon, at kilos niya sa buhay at hindi puro sisi sa iba. Ngunit may mga tao rin na hindi na talaga deserve ang pangpagtiyagaan. Kaya kung sakaling natagpuan mo ang sarili mo na may kasamang ganitong klaseng tao, huwag kang matakot alisin ang mga toxic na ito sa buhay mo. Napakaikli ng buhay para mag-focus stress, anger, at misery. Tandaan mo na sa kahit na anong punto ng buhay mo, may kalayaang kang piliin ang mga totoong tao para sa ikapapayapo mo at ng kalooban mo. At kung ikaw mismo nalaman mo sa sarili mo na may toxic ka palang pag-ugali, mas maiging baguhin mo ito, mas masarap mabuhay ng totoo, walang kang inaapakang tao, malinis at payapa ang kalooban mo.